Ito po ang lahat. At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 27th linggo ng karaniwang panahon at atin din pong ipinagdiriwang ang Indigenous People's Sunday. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos na may itaasan, halos sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, sinasamba ka ng salakiang kalwalatian. Panginoon namin Diyos sa inang namin, amang makapangyarihan. Panginoong Yesu Kristo, utong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at itinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw
upang ang kasalanan ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupa ay mataba. Hinukaya niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna ay nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa. Ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Mababayaan kong itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sanga at dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti. Ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairan ng katarungan. Ngunit panay, pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim. Sa lupang dayuhan, matapos ang tao nooy palayain, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabuti at umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy
yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray nitong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahin at aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natututuhan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Kung magkagayon, sasa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya.
Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng paminitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Kamusta po? Kamustahin nyo nga yung katabi ninyo? Pag sinabing, kasi ngayon, no, para bang sa tuwing nagtitipon tayo sa banal na misa, kinakamusta tayo ng Diyos. So kung kakamustahin ka ng Diyos, ano ang sasabihin mo? Ano ang ire-report mo? Ano ang mga kwento mo? Dahil matapos ang buong linggo ng pagtatrabaho, paggawa natin, kasi lahat ng gawain natin ay nagiging daan o paraan ng paglilingkod natin sa Diyos. So, kamusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Pag sinabing paglilingkod, mayroon kasing ipinamahala sa iyo. May ipinagkatiwala sa iyo na dapat mong pamahalaan. So, kamusta ka bilang katiwala? Yan. Kamusta ka bilang ampliyado? Kamusta ka bilang manggagawa? Kamusta ka bilang pinuno? Yan. Ano ba ang masasabi mo at may isasagot mo kapag kinamusta ang paglilingkod mo? Malinaw po? Okay. So tingnan natin. Sa Ebanghelyo, binigyan tayo ulit ng isa pang talinghaga. Ang kausap ni Jesus ay mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan para ipaliwanag sa kanila ni Jesus kung paano sila nagiging sa kanilang paglilingkod. Hindi muna dinerecho ni Jesus, kundi nagbigay muna ng talinghaga. Talinghaga ng katiwala sa ubasan. Sabi po doon, mayroong may-ari ng ubasan. Sabihin nyo nga po, ubasan. Narantulog na. Ubasan. Yan.
Mayroong may-ari, ha? Mayroong may-ari ng ubasan. Inayos niya ang kanyang ubasan. Nilagyan ng bakod. Tinamnan niya ng mga ubas. Etong ubasan na ito, maayos na yan. Umalis lang siya o aalis siya, pupunta sa ibang bayan. Siguro magtatanim din doon, magtatayo din ng ubasan. Kaya sabi po doon, ipinagkatiwala niya ang pamamahala sa kanyang mga kasama. Mayroong may-ari, ipinagkatiwala sa iba ang kanyang ubasan. Hindi sa kanila ang ubasan. Malinaw? Uy, okay ba? Aalis na naman tayo na wala tayong... Okay. Kaya makalipas ang ilang panahon o ilang buwan, ilang linggo, panahon na ng pagpipitas, panahon na ng pag-aani. Kaya yung may-ari ng ubasan, nagpadala ng mga alipin para kumuha ng share, ng parte doon sa aanihin. Hindi nagpadala yung may-ari ng ubasan para sabihin, kukunin ko na ang aking ubasan. Babawiin ko na ang aking ubasan. Ang sinabi lang ay, para kunin yung parte. Ayan. Pero anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Binugbog yung isa, pinatay yung isa, binato yung isa. At yung kahuli-hulihan, yung nag-iisang anak, yung tagapagmana ay inilabas at pinatay doon sa labas ng ubasan. Hindi kanila yon. Pero, nung kumukuha ng parte, inangkin nila ang ubasang hindi sa kanila. Kaya sabi, tinanong ni Jesus, sa tingin ninyo, ano ang gagawin doon sa mga katiwalang yon, doon sa mga buhong na iyon? Sila rin ang nagsabi mismo, yung mga tao, yung mga punong saserdote, mga matatanda ng bayan, dapat silang patayin din. Dapat silang alisin na. Pero hindi natin nalaman kung ano ang desisyon ng Diyos doon sa mga ito. Kasi ibinibigay ito ni Jesus sa kanila, baka sakaling malinawan ng kanilang isip na may mali sa kanilang pamamahala. Kasi itinilaga lang sila. Pinagkatiwala lang sa kanila ang templo, ang pamangalaga sa buong bayan ng Israel na mahalaga sa Diyos. Piniling bayan ng Diyos. Pero dito nga, ano ang ginawa nila? Naging mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Naging mapanlamang, kaya nga sabi, di ba, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaías, ang sabi, bakit ganon? Mabubuting ubasan ang itinanim ko. Bakit nagkaroon ng masama? At bakit sila pumapatay, nagpapahirap ng iba? Ano nangyari? Okay pa ba tayo? Sige. Kaya tingnan natin, no? Anumang mayroon tayo, tandaan niyo po ha, anumang mayroon tayo, pari, mapasa gobyerno, mapasa simbahan, lahat na nade dito, wala tayong po pwedeng angkinin at sabihing akin ito. Kasi lahat ng mayroon tayo, pag-aari ng Diyos, ipinangangalaga, ipinamamahala lang sa atin. Hindi atin ito. Ano bang pakiramdam mo kapag may isang tao na ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang ari-arian? Ano bang nararamdaman ng isang tao pag ganon? Di ba masarap sa pakiramdam? May nagtitiwala sa akin?
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag mong sirain ang tiwala ko. Sige nga. O, sira na. Sira na agad. Pero di ba, pangalagaan mo, protektahan mo, ingatan mo ang tiwalang ibinigay sa iyo. Huwag mong sisirain dahil lamang sa personal mong adhikain, dahil lamang sa personal mong hangarin. Lalo't lalo na, huwag mong sisirain ang tiwalang ibinigay sa iyo dahil lamang sa pera. Kasi sa umpisa, ang bait-bait mo nung ipinagkatiwala ito sa iyo. Yung iba nga, nakikiusap, sige na, sa akin mo ipagkatiwala yan, aalagaan ko yan. Pero nung naibigay na ang kapangyarihan, nung binigay na ang posisyon, lumaki na ang ulo, yumabang na, nakalimot na, yung mismong nagbigay, hindi na pinansin, kasi akin ito. Yan, di ba? Balikan natin yung kwento, no? Pinapunta ng may-ari yung alipin para kunin lang yung share. O, anong ginawa? Walang maibigay. Kasi nga, confidential po ito. Walang mai-report. Confidential na lang. Sa mga namumuno, hindi inyo ang Pilipinas. Binigyan lang kayo ng pagkakataon, ipinagkatiwala ito sa inyo para pangalagaan, para mas pagyamanin pa. Hindi nyo pag-aari ang Pilipinas. Dito lang sa atin sa Manila, hindi ninyo pag-aari ang Manila. Kaya kung lilibot tayo ngayon sa Manila, ano itsura ng Manila? Pinabayaan ba? Napapabayaan ba ang Manila? Dito sa Quiapo, hindi natin pag-aari ang paligid. Pero kailangan natin pangalagaan ito dahil ipinagkatiwala ito sa atin. Tabi-tabi po, no? Pero minsan, yung mga nagtitinda sa paligid, minsan pakiramdam nila, amin itong pwestong ito. May kung inyo pala, pwede linisin ninyo, pangalagaan ninyo yung paligid. Minsan sa mga organization dito sa simbahan, no? Pinagkatiwala sa inyo ang maging coordinator, supervisor, head lay, pero hindi inyo ang organisasyon. Pero kung ipinagkatiwala sa inyo ang pamumuno, pamamahala, kamusta ka bilang namamahala? Magandang suriin natin at pagnilayan, no? Sa mga trabaho ninyo. Ginawa kayong supervisor, ginawa kayong manager, ginawa kayong may-ari. Pero kamusta po? Yun yung magandang tanong eh. Kasi baka isang araw, bawiin yan ng tunay na may-ari. Buti nga kung babawiin lang eh. Di ba? Kasi kung babawiin lang, ibig sabihin, may pagkakataon pa tayo para ayusin at itama yung mga naging maling pamamahala natin. Ganon kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon po, no, indigent, no, yung mga indigenous people, sinasama natin, yung mga nakatira sa kabundukan, yung mga tribo-tribo, na minsan nagagalit tayo, bakit sila bumababa dito? Eh kasi sinisira natin yung tirahan nila. Kasi nga, may mga nag-iisip na mga tao, pag-aari namin ng bundok, pag-aari namin ng kagubatan. Kaya kinakalbo ang bundok, so yung mga nakatira, bababa dito. Sabihin nyo nga ulit, katiwala lang ako.
Sana no, manatili yon ha. Huwag nating kakalimutan yon. Mayroon tayong pananagutan sa Diyos na nagbigay ng tiwala sa atin at patuloy na magbibigay pa ng tiwala. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay, sinunodal upang ang mabuting balitang nasa kanya, buhay at nagaganap ay magpunsod ng matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ay naghahanap ng kabuluhan ng buhay, ay makatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig ng Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at kahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal ng ambiyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos, ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamo ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang nila, ang umigting ang pag-asang musbong sa pakikipagtagpo kay Kristo, ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating pagtitipon ngayong nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo,
upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi na ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa atin ng panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang nang dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu ng bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
magsiluhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Ngayon po ay Linggo ng mga Katutubong Pilipino. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection upang suportahan ang mga gawain at programa ng CBCP, Episcopal Commission on Indigenous People. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagalob mo ang sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng 16 na pangkaraniwang pangkahalatang pagtitipon ng sinodo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon, itoon natin ang ating isip sa Diyos ng sa Espiritu Santo. Maging matibay ang ating pagbubuklod, gabayan tayo sa buong katotohanan at luwanaga ng mga nakikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay nagahayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na sinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalani ng mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At basbasan din ng Panginoon ang inyong mga daladalang mga imahin at mga dasalan. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.